What's up mga karabis? Welcome back po muli sa aming YouTube channel. Ngayon po, tatalakayin lang natin kung paano daw po ba ginagawa yung puppy training. Paano daw po sila matuturuan kung paano umihi at saka mag-poop sa basahan. Madali lamang po yan mga karabis, pero bago po ang lahat, gusto ko po munang ipakilala ang bagong member ng family ship po. Ito po siya, si Luca. Ayan po siya, crossbreed din po siya ng poodle at saka shih tzu. Kakabili lang po namin sa kanya. Balak namin siyang i-mate kila Bimbi tsaka kay Gwen. Kaya lang ngayon 2 months old pa lang po siya. So yan po siya. Isa po siyang liver line. Yan po. Hello Luca. Ito nga din po kasi ano, kakabili lang namin sa kanya, hindi pa rin po siya marunong na mag-wiwi tsaka magpupo sa basahan. Kasi nga hindi siya naturuhan dun sa dati niyang owner. Kaya ngayon, pag-uusapan po natin kung paano po ba sila matuturuan ng mag-poop tsaka mag-wee sa basahan. So sa amin po kasi, magmula po kasi pagka-baby nila, magmula day old hanggang month old, pag dito po sila lumaki sa amin, bago po sila makuha ng bago nilang owner, marunong na po kasi talaga sila. So nakagala lang kasi sila sa bahay. So na-adapt na nila, tina-apply sa sarili nila kung paano sila mag-wee sa basahan. So yung mga basahan po, nakatabi lang po sa mga sulok-sulok sa bahay. Kaya kapag naamoy po nila yon, doon po ang punta nila kung naiihi o gusto po nilang magpupo. So ganun lamang din po kung gagawin nyo kung mga karabis, kung nakabili man po kayo ng puppies na months old at di siya marunong, pabayaan nyo lang po muna siya mag-wiwi tsaka magpupo kung saan-saan. Pero bili po kayo ng doormat, yung ginagamit po namin na basahan. Oras na umihi po siya, ipunas nyo lang po doon. Lagi lang, basta ipunas nyo lang lagi doon hanggang sa kumanghi po yung basahan. At wag nyo po munang lalaban. Pabayaan nyo medyo maamoy. Normal lang po yun. Tapos ilagay nyo lang sa tabi kung saan siya laging nag-wiwi. Hanggang sa ma-adapt nyo na po yun na laging doon na lang siya pupunta. Kasi kapag naamoy nyo na mapanghi doon, nandun yung wiwi niya. Yun, masasanay na po siya na doon na lang lagi siya magwiwiwi sa basahan. At ang gumagawa na lang, naman po kasi ng mga to ay yung mga owners na nakagala sa bahay, yung mga alaga nila. So yun nga, tulad ng sabi ko sa amin, lahat po sila nakagala dito sa bahay. Pero yung mga hindi naman nag puppy training, yun, kapag nakakulong po yung aso nila, kahit naman hindi naman na nila turuan, nakakulong din naman. So sa amin kasi mas okay na nakagala sila, kaya tinuturuan namin sila. Kaya kapag may mga puppy po kami dito, kapag kukunin na po sila ng bago nilang owner, yun, marunong na po sila pagkakuhan po nila sa amin. At hindi na po sila nahihirapan na turuan pa sila. Mas maganda po kasi magmula pag-umpisa nilang maglakad tsaka kumain, maturuan na po talaga sila kagad. Medyo mahirap na kapag ganitong mga 2 to 3 months, doon palang tuturuan, medyo matagal. Pero kapag mga ganong edad, so sa amin, tinuturuan na kagad namin sila. So, ayan po, ngayon, ito nga ang problema namin, si Luca, hindi pa siya marunong. So, tinuturuan pa po namin siya. So, mag-attach po ako ng mga video kapag nag-wiwi, tsaka nag-ano po sila sa basahan para makita nyo po. Sa ano lang namin nilalagay sa sulok-sulok ng bahay, kung saan sila komportable mag-wiwi. Yun lamang mga karabis, basta wag nyo lang muna lalaban yung basahan, hayaan yung maging mapanghi tsaka magkaroon ng amoy. Paamoy nyo lang lagi sa kanya yon, at masasanay din siya. Hindi ko lang din alam, ito problema din kasi namin, si Johan, kapag may male po ata talaga na na shih tzu, din sila basta matuturuan. So yun, kuminsan inaabutan siya kung saan siya makasalampak. Pero umiihi naman din siya sa basahan tsaka nagpupupo. Kaya lang mas ano siya na hindi kasi sila yung umuupo pag nagwiwiwi. So ang pinaka habit talaga nila, pader-pader. So yun ang lagi niyang ginagawa. Pero naturuan naman namin siya nung bata, ngayon niya na lang din ginagawa yon. So normal lang naman po siguro yon. So yun, kapag ginawa niya naman yon, punas kagad, hindi naman na yung pinapatagal. Tsaka linis. Okay naman, hindi kasi namin talaga sila kinukulong. Chilama mga karabis, maikli lang ang topic natin ngayon. Sana nakatulong muli ang tips namin sa inyo. Salamat po sa
patuloy niyong pagtangkilik sa aming YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-like and subscribe sa aming YouTube channel, please like and subscribe po. Click the notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga vlog. So, yun lang po mga karabis. Salamat!